Gusto mo ba gumawa ng video? O gusto mo lang din gumawa ng content? Pero hindi mo alam kung paano ito gawin? So tama ka ng video na pinuntahan dahil ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano maging isang vlogger. So, simulan na natin. Okay? Ito yung una natin. Kailangan meron kang sariling YouTube account or YouTube channel. Paano nga ba gumawa ng YouTube channel? Gagawa lang ng iyong Google account, tapos ayun na, YouTube channel mo na yun. Siyempre, paano ka makapagsimula kung wala kang YouTube channel, di ba? Kailangan meron ka nun. At ito susunod, kailangan yung YouTube channel mo, meron siyang napakalupit na magandang pangalan. Kunwari, ang pangalan mo, Justine. Ang ipapangalan mo, Tintin. Tintin Vlogs, Tintin TV, yung mga ganun. Kasi kailangan yung pangalan mo, unique. Siyempre ngayon, talamak na talaga yung mga YouTuber, so yung iba talaga dyan, magkakapare-pareho na talaga ng pangalan sa YouTube. Pero siyempre, kung kaya mo naman maging unique yung pangalan mo, bakit hindi, di ba? Bakit kailangan maging unique yung pangalan? Siyempre, para pag sinare siya ng mga audience mo, madali siya mahanap, wala siyang kapareho. So dahil meron ka ng YouTube account at meron na rin itong pangalan, siyempre lalagyan mo na ito ng picture. Bakit naman kung may YouTube account ka tapos ang picture ganito? Diba? Parang nakakatamad siya panoodin pag gano'n yung YouTube account mo. So kailangan nalagyan mo siya ng picture parang ginagawa mo sa Facebook. Ito naman yung susunod natin dahil meron ka ng YouTube account at nalagyan mo ito ng picture at meron na itong malupit na pangalan, dapat meron kang equipment sa pagbablog. So paano nga ba magkakaroon ng equipment sa vlog kung nagsisimula ka pa lang, diba? Hindi naman siya kailangan yung meron kang totaling camera na malulupit yung parang ganito. Pwede na yung kahit cellphone lang. Katulad ko, cellphone lang yung ginagamit ko. Pero syempre, kailangan malino yung quality para maganda yung panonood ng mga audience mo. At eto pa, kailangan pag magbibideo ka, meron kang source of light. Yan, tulad yan, di ba maliwanag? Meron kasi yung ilaw dito sa taas. Pero kung madilim naman sa inyo, eto bibigyan ko yun ng malupit na tips. Di ba may bintana kayo sa bahay nyo? Lagay niyo yung cellphone nyo sa may tapat ng bintana tapos doon kayo tumapat. Kasi liwanag ng araw, yun, pwede nyo yung maging source of light. The best tips yung promise. So dahil meron ka ng vlogging equipment, pwede ka na gumawa ng video. So ano nga bang gagawin mong video? Pwede kang kumanta, sumayaw, magbigay ng tips, tutorial, at kung ano-ano pa. So ito yung secret natin dyan. Sa lahat ng video mong ginawa, kung ano yung sumikat doon, yun yung gagawin mong niche. So ano yung niche? Ito yung niche. Kunwari, meron kang video ng kumakanta, sumasayaw, at tutorial. Yung kumakanta, nakakuha siya ng 5 views. Itong sunod, yung sumasayaw, nakakuha siya ng 10 views. At yung tips, nakakuha siya ng 30 views. So anong pinakamataas doon? Di ba yung pagtitips? So yung gagawin mong niche, yung tips, parang siya yung ipofocus mong content sa channel mo. Paano kung ayaw mo yung nakuha mataas na views? So okay lang yun. Kumuha ka na lang ng content na kung saan ka magaling. Kuwari magaling ka kumanta. E di ang gagawin mong content sa channel mo, pagkanta. Magaling ka sumayaw. E di gagawin mong content sa channel mo, sumayaw. So kung saan ka magaling, yun yung gagawin mo para passion mo na yun. Gagawin mo na itong passion. Okay? Dahil meron ka ng video, kailangan mo na itong i-edit. Kasi ang pag-edit, yan yung magbibigay buhay sa video mo. So paano yun? Wala akong laptop, wala akong ganto-ganto. Okay lang yan kasi dyan sa cellphone, pwede ka na mag-edit. At ang ibibigay ko sa yung apps na pwede mong pag-editan ay ang KineMaster. Kasi sa KineMaster, napakadaming features yan. Pwede mo siyang lagyan ng picture, music, effects, at kung ano-ano pa. At ito pa, kailangan yung mga ilalagay mong music sa video mo, hindi copyrighted. Kasi pwede ka ma-strike ng YouTube pag na-detect nila na nag-copyright ka ng music. So yun na nga, dahil meron ka ng video at na-edit mo na to, lalagay mo na siya ng thumbnail. So ano yung thumbnail? Yan yung magiging mukha ng video mo sa YouTube. So saan ako mag-edit ng thumbnail? Pwede ka mag-edit ng thumbnail sa PicsArt. Yan, mapakadami rin dyan pwede mong ilagay sa thumbnail mo. Pwede mo siya lagyan ng mga magagandang text. Pwede mo siya lagyan ng mga picture, ng effects, kung ano-ano pa. Ganito kasi yan. Once na maganda yung thumbnail mo, may possible na ma-attract sila kagad sa video mo. Kaya, pwede dumami kagad yung views mo. Ito na yung last natin.
dahil may video ka na, na-edit mo na siya, talagyan mo siya ng thumbnail, lalagyan mo na siya ng title. Alam ko, sa pagta-title, mahirap din mag-isip niya kasi hindi mo alam kung ano itatitle mo sa video mo. So, madalas mangyari dito sa pagta-title, yung mga salitang clickbait. Kunwari, ganito, kumain ako sa Jollibee pero McDo talaga yung kanain ko. O, di ba? Hindi mo mag-gets. Kahit ako, hindi ko mag-gets yung sinabi ko eh. So, yun. Kailangan, title pa lang, nakakakit na siyang panoodin. Kaya kailangan, lupitan mo yung title ng video mo. So, yun na nga. Kung nakaabot ka sa video na to, maraming salamat. Di ko alam kung may nakuha kang tips sa mga pinagsasabi ko kanina. Pero kung meron man, edi, welcome. So kung gusto mo ng mga ganitong video, gagawa pa ako ng maraming ganito. Comment nyo na sa baba kung ano yung mga gusto nyo pang video. So yun na nga, dito natin tatapusin. Goodbye mga master. Peace!